Umakyat na sa 12 ang naitatalang patay sa Oriental Mindoro, dulot ng Bagyong Nona. Sa ilang lugar naman sa Romblon, wala pa rin kuryente at signal ng cellphone. Saksi si Ian Cruz. Tatlong araw matapos ang paghagupit ng Bagyong Nona sa Romblon, malaking pinsala pa rin ang kailangang ayusin sa probinsya ng Romblon. Sa bayan ng Banton kung saan naglandfall din ang bagyo, kabi-kabila ang pinsala. Magpapasko ang maraming walang bahay, bukod pa sa walang kuryente o signal ng cellphone. Malungkot din ang Pasko sa Oriental Mindoro kung saan 12 na ang patay, kabilang si Frangelin Salazar na nabagsakan ng puno ng iligtasang ina. Paano ari? Nahingi na lang kami ng tulong sa inyo para rin mailibig. Sa bayan ng Victoria naman, nabagsakan ng puno ang isang ginang. Bakit pa hindi siya nadala sa ospital? Wala daw pong madaanan. Kahit sa bayan ng Gloria, kung saan wala namang nasawi, problemado ang marami lalo't wala pa rin daw silang natatanggap na tulong mula sa gobyerno. Ayawan ko na, intindihan ko po paano ang Pasko na akin. Ang tanggapan po ng munisipal, halos lahat po ng empleyado, ang mga bahay ay sira at ang mga kalsada po dito ay talagang barado. Sa kabila niyan, nagsusumikap ang marami na bumangon tulad sa bayan ng Socorro at sa bayan ng Pinamalayan. Kaya po kami kinuha para simbolos po ng pagbangon po ng Pinamalayan. Tila na naparaw ang mga residente ng Manalasa ang Bagyong Nona dito sa Oriental Mindoro. Pero matapos ang unos, babangon at babangon sila upang ituloy ang kanilang buhay. Mula rito sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.